Hi guys, good morning. So, another day, another video. So, sisimulan natin ang video na to sa pag-aayos ng aking mga na-grocery. So, actually, in-order ko lang yan online kasi uso naman dito yung order-order online para hindi na ma-expose sa virus. So, ayan, safe yun. Safe na paraan para makapag-grocery ang nanay. So, simulan natin ang video na to, ang vlog na to sa pag-aayos ng aking mga na-pamilya. Alright, so let's go. So yung aking mga anakis, mga babies, ay nanonood ng cartoons. Ayan, tingin sila ng TV nila. So, ayan. Sorry. Usually, ito yung mga binibili ko sa grocery store na halos araw-araw naman ang kinakain. Ayan, may meat tayo, may chicken wing. Mga frozen naman, pero okay lang naman din kasi ano, pilit sila sa mga no added preservatives mga din. Bumili rin ako nito ng condensed milk tsaka evaporated milk kasi late. Kasi mamaya gusto kong gumawa ng leche flan para sa dessert namin. Nakakamiss din kumain ng leche flan. YouTube ko kung paano gumawa ng leche flan kasi hindi naman ako marunong gumawa ng leche flan. So Google or YouTube lang. So meron na rin tayong pork dito. Ayan. Yung mga meat na to, yung pork and chicken, actually, sinaseparate ko na yan para ready na siya to cook. Kasi kung may anak ka na dalawa, kailangan yung mga vegetable nakakat na talaga. Ang ginagawa ko, kinakat ko lahat yan. Tapos, nilalagay ko sa freezer. Kasi pag hindi ko ginawa yun, ano mangyayari is, mabubulok. Mabubulok siya. Kahit nasa ref siya, nabubulok siya, napapabayaan. Nakakalimutan. So, ayan. Para makasave tayo at hindi tayo magsayang ng pagkain. So, meron din ako nitong Spanish rice na to. Kasi yung mga anak ko mahilig sila sa rice, especially Spanish rice. Pero kumakain din sila ng white rice. Ayan. Tsaka mga frozen broccoli blend, stir fries. Ayan. Dito kasi, actually kasi depende naman. Yung iba naman is namimili ng fresh food or fresh vegetable. Ako naman kasi is hindi ako lumalabas. Labas. So, ang ginagawa ko, yung mga frozen vegetables, sinisigurado ko lang na organic lahat, no added preservatives, yung mga ganyan. So, pwede mo nang ilagay sa freezer. Ayan, may chicken din tayo dito. Ayan. Nakakaipon ako ng mga plastic. Yung sa first video ko, super dressed up. Kasi first. And actually, kakatapos ko nga lang talaga mag-shoot ng fashion video doon. So ngayon, actually, ganito lang talaga ang sure ako everyday dito sa bahay. Ang nang mag-forma-forma ka pa, ayos-ayos ka pa sa bahay ka. Ayan, ito yung chicken sa leg quarter. Usually, ang ginagawa ko po dito, ang bigat. Usually, ang ginagawa ko po dito is barbecue chicken. Ayan. Kasi yung husband ko is mahilig siya sa barbecue chicken. Ayan. Tapos meron rin tayong crackers para sa babies. Sila lang talaga ang priority dito. Ito, mga, ang laki ng vegetables, diba? Ewan ko kung paano nila ito tinanim. So, ang lalaki ng vegetables dito, kinakat ko yan lahat. So, ready na yung mamaya. Tapos, meron din tayong okra. Ayan, tapos mga sinigang at gulay. Ngayon, puro gulay ang kinakain ko kasi lately nahihilo ako. So, feeling ko mataas ang aking cholesterol. So, yan, meron din tayo ditong ano, butterscotch. Ano ba? Mga vegetables, frozen vegetables, broccoli yan, yung broccoli yun. Ginigisa-gisa ko nila yan. So, minsan, ano, binuboy ko lang siya. Para sa mga side dish. Okay, so yun yung anak ko. Tapos, nag-orderin ako ng liver, chicken liver para sa afritada ba yan? Afritada. Para sa afritada, rich in iron yan. Para sa bata. So maganda yun para sa baby, sinasanay ko kasi yung mga anak ko na kumain ng gulay tsaka mga meat, liver, ganyan. Fridge and iron. Yogurt para sa mga baby. Ayun yung anak ko. Mag-iingay. Ayan, may ground meat din tayo. So ngayon, ang gagawin ko na is, haayusin ko na lahat ito. Natural. And then, magka-cut na ako ng vegetables, then magluto na ako ng lunch namin kasi bumalas. And mag-11 na pala. So, ayusin na natin silang lahat. Siguro, magiginiling na lang tayo today. Para kasi paborito din ng mga anak ko yun. Okay guys, simulan na natin mag
prepare ng lunch. Kasi maghahanap na sila ng pagkain mamaya. So pag nagluluto ako ng rice, kasi gusto ko yung rice na medyo alam mo yun, walang buhok sa kabata. Ayoko yung sobrang dry. Alam niyo yung mga Korean rice, ganyan. Kaya dinadamihan ko siya ng tubig pag malambot siya. Tsaka hindi siya mag-dry. Siguro ngayon talaga magiginiling na lang ako kasi mas madaling lutuin. And wala na akong time eh. So ayan, mag-start na ako magluto ng aming lunch. And naka-prepare na ang ating meat here. Ayan. And ang ating vegetables. Mga frozen vegetables. Organic naman lahat. So magluto na tayo. So hinahati ko lang yung meat kasi nasasayangan kami ng food. Halos araw-araw. Kapag niluluto ko lahat. Ayan. So kalahati lang yung ginamit ko. Kasi dalawa lang naman kaming adult. And may dalawa kaming baby. So talagang sayang yung pagkain kapag ka makakalimutan. So, ang style ko ng pagluluto ay hindi po professional. Pacham lang lahat. So, may sarili akong way kung paano ako magluto ng food. Ayan. So, wala akong mga pina-follow na ano ba mga instructions and recipes na yan. Hindi ko nga mini-measure yung mga nilalagay ko. So, ayan. Tikim-tikim lang. So, usually yung mga nilalagay ko lang naman is salt, soy sauce, garlic, yung mga onions, yung mga ganon. So, sometimes sugar kapag kailangan talaga ng matamis, pero umiiwas kasi ako sa sugar ngayon kasi nakakadagdag siya ng weight. And parang gusto ko mag-lose ng weight. Kasi, ano, yung last pregnancy ko, masyado ako nag-gain ng weight kasi yung baby ko is mataba. So, iwas-iwas tayo sa sugar and salt. So, tuloy na po natin ang pagluluto. Usually, in-on ko yung vent para yung amoy hindi mag-stay sa loob ng bahay. Kaya lang, pag in-on ko yan, maingay. Hindi nyo na ako maririnig. Guys, huwag nyo akong i-bash kung ang pagluluto ko ay hindi tama. Sabi ko nga, pachapachamba lang ako magluto. Pero, mahilig ako magluto and mag-experiment. Hinahuli ko yung garlic kasi ayoko ng sunog na garlic. Kasi sabi nila, nakaka-cancer daw yun. So, ginagawa ko, inuna ko muna yung meat. And then, kapag medyo, alam mo na, luto-luto na yung meat, saka ko ilalagay yung garlic. Pero separate naman siya. Ganyan. Ano ba? Yan, kung nakikita niyo. Pero ganyan naman siya. Actually, yung giniling, madali lang lutuin para sa akin. Wala naman ako masyadong kwitik dito sa bahay na marunong magluto. So, yun ang maganda kapag ang asawa mo hindi marunong magluto, hindi kanya i-criticize sa mga pinagluluto mo. Kaya, okay lang sa kanya, okay lang, basta may lasa. Kanya nasabihan na, hindi ganyan pagluto niyan, hindi ganito magluto niyan. So, wala naman siyang alam sa pagluluto. So, advantage para sa akin yun. So, ewan ko lang ha, siguro may mga tao talaga na hindi talaga, alam mo yun, mahilig magluto, or ayaw nila magluto. Kasi yung asawa ko talaga, sinusubukan naman niya magluto, pero wala talaga sa hilig niya eh. So, ayun, yung mama ko din, hindi rin siya mahilig magluto. Marunong siya magluto pero hindi ayaw niya magluto. Ayun po. Pero ako, natuto na lang ako at kinahiligan ko na rin magluto kasi mahilig din ako kumain. Paano iba magluluto para sa akin? So ako na lang magluluto sa sarili ko. Oh, yung baby ko umiiyak. Naririnig niya kasi yung boses ko. Ano bang gusto niya sa giniling? Medyo matamis or maalat? Kaya ako gusto ko yung medyo matamis-tamis ng konti. Pasensya na kayo sa lagayan ng aking toyo kasi hindi ko na yun nilagay sa lagayan talaga ng soy. So, medyo luto na siya. Ayan. So, now maglalagay na po tayo ng vegetables. Ito siya. Nandito na siya lahat. May carrots and may green beans na. So, kaya na maghiwa pa ng carrots. Save time na rin para sa mga momshies na katulad ko na wala namang help dito sa loob ng bahay. Mapayag tayo lang talaga. Yung mga ganyan na bagay na yung mga gulay-gulay na naka-ready na, malaki pong tulong para sa amin yun. Okay? So, hindi naman talaga siya frozen na biligado sa health. Kasi mga organic food naman yan. So, uso talaga yan dito kasi, alam mo naman, wala talagang time para mag-prepare ka pa ng mga, maghiwa-hiwa pa ng mga pagkain. So, ayan, maglalagay na ako ng tomato sauce. So, ito yung ginagamit ko instead of Filipino sauce kasi may kamahalan ng Filipino sauce dito. So, ayan, lalagay na tayo ng tomato sauce. Tapos, talagyan ko na lang siya ng tubig mamaya. Para lumambot naman yung karne natin. So, ayan, medyo luto na siya. Palambotin muna natin ng konti. Hi! Hey! Hey! Yeah!
Medyo madilim. Look at your face. So okay guys, mag-iwan na po tayo ng ating gulay. Hindi ko naman siya lulutuin today, like what I said. Lalagay ko siya sa freezer para hindi lang siya mabulok. Ano yun? Tsaka ready na siya para lutuin bukas. Hindi na ako maghihiwa pa. You wanna say hi? You know, don't want. Kinakat ko muna siya bago ko siya hugasan para mabilis hugasan. Tsaka hindi ma... Ano tawag doon? Hindi madumi. Kung ano-ano lang yung cut na ginagawa ko. Basta makat lang siya. Tsaka ma-freeze siya. Okay na sa akin yun. Ang laki kasi. Ang gulay. The guy? What guy? Dati bumili ako ng ampalaya sa Filipino store. Hiniwa ko siya agad para kasi dati nung bumili ako, nilalagay ko siya sa server. Tapos napapabayaan doon na makakalimutan. So, nasasayang. So, ngayon na hinagawa ko, hinihiwa ko na talaga siya. Then, pinipaste ko na hindi masayang. Tsaka para ready na para lutuin. Ano yun? Hindi ka na maghihiwa pa. So, hinugasan ko lang siyang mabuti bago ko siya ilagay sa freezer or i-plastic. Kasi may, kung microbio sa gulay. So, make sure na yung water mo naman is hindi naman ganun ka warm, makainit. Para hindi ka agad maluto. Mukhang gulay-gulay kami ngayon. Ang mga niluluto ko kasi lately nga, nahihilo ako. Pinong yung kolesterol namin mataas na. Sa kaka-karni namin. Para tipid space sa freezer, itong ginagamit ko. Lagay mo siya dyan. Okay lang yan, nabasa pa kasi pagka-freeze mo naman siya, magiging yero din yan. Actually, sa ref namin is, yung freezer doon is more on vegetables lang. So, sineseparate ko yung meat dito sa mismong freezer talaga. Bumili ako ng freezer para sa meat lang. Kasi nung nag-start yung COVID na yan, yung papanik buying ang mga tao sa food. So, naisip ko, magbili ng freezer para yung mga pagkain i-freeze doon, like meat, yung gano'n, para may stock din kami. Pero useful naman siya kahit ngayon na hindi na panic buy. Kasi, minsan nawawalan ako ng space sa freezer. Sa mismong rep. Sensya na kayong kala. Huwain na rin natin tong isa. Pero wala na akong gagawin mamaya. Kapag freeze mo naman yan, at gusto mo pang palitin ang hiwa, pwede naman. Bago sa lutuin. Hiwain mo ulit. Pwede naman sa inyo yan, guys. Kung gusto niyo maliliit na hiwa o malalaking hiwa, mga ganyan. Sa amin kasi, ako kasi gusto ko yung maliliit lang kasi para mabilis kainin. Kasi nawawala ng ganing ano, kapag nakikita niya puro green na vegetable. So, gusto niya may mga karne, ganyan. So, nare-discarded din para makakain ng gulay ng mga bata. Kasi ang hirap pakainin ng gulay ng mga bata. Kailangan talaga discarded yan. Minsan, nililitan ko yung hiwa para hindi niya mapansin na nakahalo dun sa pagkain. Kasi ayaw talaga niya ng gulay. Isa ko naman, yung bunso ko is yun talaga kalakain. Kahit anong sigurong ilagay mo dyan, nakainin niya. Kaya mataba. Ito lang isang masyadong picky sa food. Kasi alam niyo guys, yung panganay ko is premature yan. So, hindi talaga siya yung motor skills niya, yung motor development niya, yung mga chewing ganyan. Delay siya sa ganun. Rework pa rin naman. Pero okay naman, normal naman siya kumakain ng maayos. Ganyan. Pero talaga, kailangan subaybayan mo. So, kasi 3 years old na, so ang attention niya is more on laro. Hindi siya ganun nagigay ng way. Ever since man, simula nung bata pa niya, simula nung baby, hindi talaga siya matabang baby. Kasi nga, hindi siya pala bebe. Kapalakain kasi yung motor skills nga niya hindi ganun ka-develop. Kasi 7 months, tinangan ako na siya. Yung bunso ko naman, piglet, ang taba. Iba-iba talaga ang baby. So, itong style kasi na to, madali to para sa akin. Like what I said, wala naman tumutulong sa akin dito. Ayan. So, kailangan talaga, kung gusto mo kumain ng healthy, is... Yes or no? Turn lights? Okay, turn lights. Yeah. Kung hindi, Diyos ko, maghihiwa pa ako. Wala na akong time sa ganun. So, ang ending is, mag-order na lang kami ng food. Which is, ina-avoid ko yun kasi nga, ayoko nang kumain ng mga processed food, tsaka yung mga restaurant food.
Kasi, gosh, nakakasakit ka talaga pag yun ang kinakain mo araw-araw. Which is, sanay sila sa ganun dito. Yung asawa ko sanay sa ganun kasi hindi nga siya nagpupuko dati. So, sanay siya ng mga kumakain ng ganun. Bumibili sa labas. Eh, ako nga, straight lang na kumakain ako ng ganun for 3 days or 2 days. Nasusuka na ako this morning. So, okay guys, tapos na po ako magluto and naka-prepare na rin ang aming table for lunch. So, ayun, isipin ko muna kung ano pa ang pwede kong gawin today na i-add dito sa video na to. And actually, this is our second video for this channel. Ayun, so, pasensya na kayo sa itsura ko. Ganito talaga ako everyday. Alam mo naman, haggardness ang mga mamshi kapag ka tanghaling tapat. At kapag ikaw ay nagluluto at nagpre-prepare ng table, ayun, magiging haggard ka talaga. Lalo na pag may dalawa kang anak. So, okay. I'll see you later. So, okay guys. Tapos na po kami mag-lunch. So, so siguro ngayon, i-introduce ko na aking mga naririnig nyo sila. So, ang aking mga babies, ipapakilala ko na sa inyo. Vincent, come over here. Come here, say cheese to camera. Come on, look at the camera. So, ito po ang aking bunso, ang aking daughter na mataba. Sorry. Hey, mama, say hi. So, she is 11 months old. Magto-turn 1 na siya. So, ang name niya is Kristen Antoinette Aranda. So, and ito naman po ang aking panganay. Ang pangalan niya ay Vincent. Say hi. 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 Hi! Watch and subscribe! So hi! Say watch and subscribe! Say hi! Like this video! Like the video! Like this video! Like the video! Put comment! Comment! Down below! Subscribe! Billy! Vincent? Paul? Aranda, how old are you? 3 years old. 3 years old. Okay. Say bye. Bye. Say bye. Bye. Okay. To play with baby. Ayan ang dalawa kong anakis and napaka-active po nila. Super active, lalo na ang aking bunso. Lahat tinitikman. Lahat kinakain. Kaya ang taba. So, ayan. So, siguro end ko na yung video ko ngayon for today's vlog. And we'll see tomorrow. Tomorrow na lang ako gagawa ng Dutch plan. Okay, so thank you for watching. Don't forget to subscribe and like this video. Kung meron man kayong comment or suggestions para sa mga susunod na video, put that in the comment down below. And I will see you in my next video. Bye!